Alam mo ba, Chef? Yes, at Chi, yung sa sinusulong natin na Zero Hunger, pati Expanded Partnership Against Hunger and Poverty, meron tayong tinatawag na 32 priority provinces. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao, kasama dyan yung Camarines Sur, yung Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Bevecija, Pangasinan, Quezon, Apayao, then dito sa Visayas, nandiyan yung Samar, North Samar, East, West Samar, Leyte, Negros, Occidental, Oriental, tapos dito sa Mindanao, kasama dyan yung Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Davao del Sur, Davao Occidental, at sa Barm, pati sa Barm, Lanao Sur, Maguindanao, Sulu, 32 priority okay. provinces yan. Now, napili namin yung 32 priority provinces based on high incidence of poverty. Of poverty. High yeah. incidence of malnutrition or undernutrition. At yung tinatawag natin na high incidence of teenage pregnancy. Okay. Kasi, alam mo naman, Chi, di ba? Pag pregnant teenager, yes. Yung mataas yung incidence ng teenage pregnancy, usually, syempre, hindi handa maging ina. Mm-hmm. At dahil hindi handa maging ina, hindi niya alam paano alagaan ang sarili niya, mm-hmm. pati yung yes, sanggol sa sinapupunan. Yes. Tapos, pagkatapos, kung hindi kakain ng tama at sapat yung nanay, pagpanganak niya, hindi rin maganda yung timbang mm-hmm. ng bata. Mm-hmm. Tapos, syempre, dahil hindi prepared yung mommy, hindi niya masyado napapakain. Mm-hmm. Diba? Dahil din, wala siyang trabaho. Mm-hmm. So, nangyayari, yung anak, habang lumalaki, undernourished, naging stunted, magkaka-apekto rin dun sa performance sa school. So, ito yung gusto natin iwasan. Kaya, kahit sa pagpili natin ng priority provinces, yung high incidence of teenage pregnancy, nandun. Gaya ng mga malalaking mga provinces, sabihin nyo, ba't nandiyan yung Nueva Ecija? Ba't nandiyan yung Quezon? Ba't nandiyan yung Pangasinan? Cebu? Iloilo? Magandang ano naman na mataas naman ang ekonomiya diyan mm-hmm. pero dito mataas din yung incidence of teenage pregnancy. I'm sure nakakaalam mo yan, di ba? Oh, yes, of yung course, buhay. Yes, na yan. So kasi talagang naka-focus mm-hmm. kami sa ganyan dun sa advocacy namin. Oh, yes. So ano bang usually na sinasabi mo sa mga children, adolescents, well, paano okay. I'm still very conservative, really, because I still believe in waiting for you to get married to do anything. Because that is a gift from God. Yes. So whatever you share as a couple, it's a gift from the Lord. So mm-hmm. dapat yun, i-enjoy mo after you get married na. So para sa mga teenagers, dapat, diba, enjoy nyo yung time to be a teenager. Because once you're done with that phase in your life, tapos na eh. Kapag nabuntis ka ng teenager ka, mm-hmm. ang hirap kaya maging ina. I mean, ako, tatlo anak ko, pero mahirap siya. Mm-hmm. So, I think yung mga responsibilidad na yan, maisip dapat ng mga teenagers na pag ikaw pumasok sa ganyang path, may chance na may mangyaring ganito at sira na ang kinabukasan mo. Abstinence siguro. Abstinence still... and still do the ideal and still do, you know. Still do the ideal. Do the ideal. Gawin mo pa rin yan pag kinasal ka na at pag nahanap mo na yung destined sa'yo ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi minsan sinasabi, baduy naman yan, di ba? Yun na nga. Yun naman yung parang iniisip na ng mga teenagers ngayon, di ba? Hindi natin maiwasan. But then again, kasi always... iba pa rin kasi pag full life, I mean, you know, pag ang target mo talaga is to live the ideal and to live a full life, dapat minsan magsustray ka dun sa path na tinitake mong marami. Oo nga, ano? Cabsec, Chino, alam mo, narinig ko na yan sa last 3 episodes ago na nutrition is intergenerational. It's very important. Paano nga ba yun ulit, Cabsec? Kasi syempre, pag pregnant mother, kailangan dun pa lang yung intervention ng government na to make sure na tama yung kinakain ng nanay habang buntis siya. Kasi syempre, pag panganak niya, kailangan yung intervention ng gobyerno, sisiguraduhin niya na habang yung 1,000, first 1,000 days first of life days, nga, yun ang pinaka-crucial Yes. Na siguraduhin ng gobyerno na tama yung nutritional intake ng bata. Mm-hmm. Kasi, at in the long run, kung hindi natin pangangalagaan yung kalusugan ng sanggol, ng baby, in the long run, magiging problema din yan eh. Mm-hmm. Maging sakitin, hindi makaka-perform sa school, hindi makapagtrabaho after school dahil hindi nga magandang performance. So, imbis na pumunta tayo doon, ngayon pa lamang, early intervention ka na. Mm-hmm. Kaya, ibig sabihin, kahit na yung mga lugar na mataas yung teenage pregnancy, hindi naman ibig sabihin,
pababayaan natin correct. Sila. Correct, yes, of course. At pagka nabuntis na, syempre kailangan ituloy ito naman. Correct. So talagang support, yes. All the support, kailangan yes. nila rin. Yes. So dito papasok ang gobyerno. Tutulungan that's natin good. Sila. Kaya yung pag-identify natin, dun, based sa pataasin ng teenage pregnancy, number one, try to encourage na hindi na pumunta doon yung mm-hmm. next yes. batches of teenagers. Mm-hmm. But yung present batch ng teenagers na nangyari na ngayon nangyari, mm-hmm. yung pangalagaan sila ng gobyerno. Alaga pa rin. Oo. Para to make sure na yung intergenerational na poverty or yung hunger ay hindi mamamana ng susunod na mga... Tama. Kumbaga, it stops there. Yes. No? It stops. So, yan ang ginagawa. Nakakatuwa naman.